Hello everyone! Kamusta? Kamusta? Welcome pong muli sa Patrings Kusina! Gagawa tayo ng napakasarap na merienda na akala mo mamahalin pero hindi pala. Tara, alamin natin, kaya magsimula na tayo! Para sa ating recipe ay gagawa muna tayo ng dough. So sa isang bowl ay pagsamahin lang natin ang 90 grams ng harina, 55 grams ng gatas, yung gatas po ay tinimpla ko lang, 10 grams ng melted butter at isang kurot ng asin. So yan, haluin lang natin itong mabuti. At pagkatapos ay masahin na natin ito ng 5 minuto sa pamamagitan ng ating mahiwaga at malinis na kamay. So ayan, pagkatapos ay i-rest na natin ito for 30 minutes. Sa isang separate na bowl ay naglagay tayo ng 2 medium size na patatas na pinakuluan ko na at pinalambot na. So ayan, i-mash lang natin ito. Pagkatapos po natin itong i-mash ay maglagay tayo ng 2 kutsara ng mayonnaise. So yung mayonnaise po natin, ito na yung pinakatimpla ng ating patata. So, hindi na natin kailangan maglagay pa ng mga kung ano-ano o asin. So, okay na yan. Masarap na yan. Promise. So, ayan. Nahalo na natin itong mabuti. Pagkatapos ng 30 minutes na lumipas, di ba, pinagpahinga natin. Pinagpahinga talaga. Yung ating dough. Kunin na natin ito at simulan na natin itong i-flatten sa pamamagitan ng ating rolling pin. Kung ikaw ay bago lang sa akin channel at hindi ka pa nakasubscribe, ay mag-subscribe ka na. Pindutin mo na ang bell notification para ma-notify ka sa mga next uploads ko po. At paki-follow nyo na rin po ako sa aking Facebook page. Ngayon po ay maglalagay na tayo ng ating keso na kinat ko lang sa maliliit. Itong ginamit ko po ay mozzarella cheese, pero kung ayaw nyo, walang problema. Pwede kayong gumamit ng kahit anong ordinary na keso. Mapamura man yan o anuman ang swak sa budget nyo, walang problema. So ayan, kung nakikita ninyo ay nag-spread na tayo ng ating mashed potato doon sa ibabaw ng ating keso. So another keso ulit sa ibabaw ng ating mashed potato. At isara lang natin ito, gayahin nyo lang yung susunod na step natin. So ayan. Kung nakikita nyo, para lang kayong gumagawa ng homemade siopaw. Diba ganyan pagka sinasara yung siopaw? So ayan, dahan-dahan lang natin itong baliktarin. At sa pamamagitan ulit ng ating rolling pin ay flatten ulit natin ito ng bahagya. Huwag masyadong madiin guys ha, kasi may palaman ito sa loob. So i-flatten lang natin ito yan. Makagawa lang tayo ulit ng malaking bilog. Yan. Para hindi mabutas yung ating dough, kaya huwag masyadong madiin ang pag-push te. Okay? Dahan-dahan lang ang push. At kung kayo naman ay mga tamad, tamad talaga, tinatamad gumawa ng dough, ay pwede naman kayong gumamit o bumili ng pita bread o ng tortilla bread. So ito ay kalahati lang. Ganyan lang siya. Tapos, keso lang yan at sa ibabaw nun ay mashed potato lang. Hindi na ako nagpatong pa uli ng keso para hindi naman ganun kakapal. So, gayahin nyo lang kung ano yung nakikita nyo sa ating screen. Sundin nyo lang ang ating step by step. So, ayan. Sa isang pan ay magbrush tayo ng ating melted butter o ng margarine. So, kapag mainit na ang ating pan ay ipan-fry na natin ang ating dough sa mahinang apoy. Kapag na-check na ninyo na golden brown na yung kabilang side neto, pwede na ninyo itong baliktarin. Pero bago nyo baliktarin ay mag-brush ulit tayo ng melted butter. Ayan. Gumalaw pa. Mukhang tatakas ang ating pan. Para doon naman sa ating option B na pita bread, same din lang naman po ito. Ito toast lang natin ito ng konti, yung ating tortilla bread. At pwede na rin natin itong iserve habang mainit pa. Siyempre, habang mainit pa, ay ikat na natin ito kasi wala nang saysay yung ating mozzarella cheese kapag lamig na yan. Kasi tumitigas na yan kapag hindi na mainit. Hindi na siya mag-i-sticky. So, dapat kainin na ninyo ito habang mainit pa. So, dito na tayo sa ating SOS. Shout out po sa Torres Family ng Tarlac, Jennifer Umbao Channel, at kay Jeffriana Vlogs. At special mention ko po pala si Ma'am Amy Infante Salazar, dahil hindi lang siya kumikita, nagbibigay din po siya ng inspirasyon sa ating mga kababayan para magtinda ng ube chisteron. Wow!
Itong recipe po natin ay pwedeng-pwede nyo pong idagdag sa inyong menu. Lalo na kung meron po kayong restaurant o nagtitinda kayo ng nachos, tacos, shawarma, etc. So, mapaduman ito o tortilla ay talagang parehong masarap. Guys, grabe, itry nyo na. Pwede nyo itong i-dip sa honey, sa mayonnaise, ketchup na may honey, o kahit anong sauce hawa na gusto ninyo. Kaya kung nagustuhan nyo po ang recipe natin for today, ay huwag nyo pong kalimutan na i-like ang aking video. I-share nyo na po ito sa inyong mga loved ones and friends. At mag-subscribe na po kayo sa aking channel. Kita-kits po tayo next week. Bye-bye!